Dating Katoliko ang relihiyon ni Nadir, pero taong 1994, niyakap niya ang relihiyong Islam. Dito naramdaman niya ang mga diskriminasyong nararanasan ng mga kapatid na Muslim. There is definitely an effect. Lalo-lalo sa mga kapatid nating Muslim na hindi nag-aaral, naapektuhan sila. Lalo silang na-insecure. To think, alam mo, may mga magulang pinapangalanan yung anak nila na hindi Islamic name. Bakit ayaw nilang mabully yung mga anak nila sa eskwelahan? To that extent, ang sakit nun. Karamihan sa mga diskriminasyong ito ay nag-ugat sa kakulangan ng impormasyon ng publiko tungkol sa Islam. Kaya misyon niya, baguhin ang pananaw ng publiko sa Islam. Hindi kami titigil sa programa ito. Hindi kami titigil. We need to do this because the terrorist people will not stop even. Diba? Kaya kung hinto tayo, ma-advance lang sila. Isa sa kanilang nahanap na katuwang dito ang Baguio City Police Office. Kanina, idinaos ang isang Memorandum of Agreement signing ng Discover Islam na isang NGO at ng Baguio City Police Office para sa nasabing adhikain. This momentous occasion marks the significant milestone in our journey towards fostering harmony, security, and tranquility within our beloved city. Dahil dito, magsasagawa ang NGO ng mga seminar at training sa mga pulis tungkol sa Islam na makakatulong sa paglaban sa diskriminasyon. Kabilang dito ang pagbisita sa mga moske o masjid, peace building education program at samut-sari pa. May mga pagbibintang na ang moske daw diyan nagtatrain ng mga terrorist. Ang sakit nun. So here are our PNP who are the frontliners in the community. Bakit hindi? Eh sila mga pinuputa ng mga tao, di ba? Umaasa ang NGO na mapalawak pa ang programang ito sa lungsod. Sa ngayon, aabot sa higit 10,000 mga kapatid na Muslim ang nakatira sa Baguio. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.